ang pag-a-program sa atin, ayaw natin talaga ng mga ganitong fase ng content. Tsaka alam mo ba, kung bakit para sa akin personally, kung bakit gusto ko itong gawin, konti lang gumagawa nito. Yun ang isa sa mga bagay kung bakit gusto kong gawin itong bagay na to. Ngayon, yung resulta ng mga gumagawa nito, nakita ko na eh. Bakit ko gagayaan yung resulta ng mga ginagawa? Yung majority. Ngayon, kung gusto mong lumevel up yung resulta mo, ibahin mo yung ginagawa mo, ibahin mo yung i-consume mo. And the author was reporting that Shaw one time said the average person thinks 2 or 3 times a year. He said, I've gained an international reputation with myself thinking 2 or 3 times a week. I was driving over here this morning with Linda, my wife. We had a real interesting occasion this morning at the house. Colleen, my daughter, got up to have a shower and turned on the tap and took it right off in her hand. The water goes right across the rim. And of course, being the mechanically inclined person I am, I didn't even know how to shut it off. So we had a fountain going sideways in the bathroom. The only way Linda knew how to turn it off was shut all the water off in the house. This happened at 5:45 this morning. Needless to say, that was a nice way to start to wash your hair and have a shower and brush your teeth. So I thought, what'll I do? And I could see this hole and I didn't know what to do. So I went and got a broom handle and shoved it in the hole. That's exactly what I did. But that didn't work. Well, now, if you wanted to see it, a comedy, you should have been in our house this morning. Here's Linda holding the tap on while Colleen's having a shower. And having a terrible time trying to adjust the hot and cold. Then Colleen scurried away with her towels around her, and in I go. And I've got the water pouring on me, my hair full of soap, and it went ice cold. Linda said, hurry up, it's freezing. Then she said, it's burning me. Well, we finally got the soap off, and we got through the operation. And I understand there's a plumber over there doing what I'm not aware of how to do. And I have no intentions of learning either, I might tell you. But you know, she was saying on the way over, she said, well, we sure got creative early, didn't we? Then she said something interesting. She said, you know, there would be some people, that's the only time they ever originate a creative thought in their life, when they meet some kind of a catastrophe like that. And you know, that's true. That is the truth. That's the only time when their back is right against the wall that they'll think of something different. What's a different way to do what you do? What's a better way to do what you do? What's a different way to strengthen your relationships? What's a better way to improve your income? Do you know if you're still running your company the way you were running it 5 years ago, you're going out of business? That's true. You've got to do it different. And by that I mean you've got to do it better. You've got to become more effective. Mm-hmm. You see, we live in a fast-changing world. This isn't the 50s any longer. You've got to run to keep up today. And if you're not prepared to do it better, get out of the game because you're really going to get hurt. But any one of us can. And I don't care what's happened in the past. You might have been losing right up to this moment, but there's no point from this moment on doing it. You see, I blew it until I was 26, but as Ray said to me, you've already paid for that. You don't have to pay twice. Start to think. And he says, if you choose an idea and you place it in here, instantly and automatically, you move this thing called a body, which is nothing but a mass of energy, into a new vibration. That causes it to act different. You see, the action is caused by the vibration. If you're entertaining a negative idea, and this is the emotional mind, by the way, and you let yourself get emotionally involved in the negative idea, you instantly move your body into a negative vibration. There can be no intelligent action come from a negative vibration, ever. Do you know? Kung negative yung idea na ipinasok mo sa conscious mo at tinanggap yun ng subconscious mo, automatically yun ang igagalaw ng katawan. Yung manifest ng yun katawan mo. Yun ang magiging result mo. At kapag gumalaw yung katawan mo, yun ang magiging resulta. Oo.
Ang linaw niyan eh. Pagka nakita mo yan na ganyan, nakita mo yung ganyang... Yung pagkakasunod-sunod, oo. Pagkaka-enumerate. Alam mo na kung saan mo aayusin. Oo. Hindi mo aayusin sa result mo. Tama. Hindi mo aayusin sa physical mo. Kasi wala dyan yung... Hindi problema, yan yung, oo. Hindi itong katawan eh. Ugat eh. Hindi yan yung ugat. Cost na lang yan. Kasi sabi nila, ano ba yan, nahirapan ako umuhanap ng trabaho kasi pangit ako. Eh kaya lang kasi, pangit ka na nga sa tingin mo, pangit pa yung isip mo. Yun. Di ba? Negatibo ka mag-isip. Talagang papangit ka. Kaya ngayong sinabi natin, yung pag-usapan natin tungkol sa ano, pag-i-scale ng negosyo. Oo. Pag-i-scale up. Hindi, kaya hindi tayo nag-i-scale. Hindi naman natin iniisip eh. Hindi nag-i-scale yung isip natin. Oo. Ngayon, pinipilit natin na ang i-scale yung physical nating lakas. Mm-hmm. Which is hindi naman yun yung talagang dahilan. Isipin mo na lang, halimbawa na lang, sa pagpipingga. Mm-hmm. Diba? Kahit paramihin mo yung tinda mong ano, hanggang sa hindi mo kahit na yung paramihin mo yung suki mo eh. Sobrang daming suki mo eh. Oo, hindi mo na yung mabubuhat eh. Totoo. Hindi, yun lang ano, pagbubuhat. Hindi mo na yung mabubuhat. Oo. Kaya nga, kung sa physical na level ka lang mag-iisip, hindi mo mai-scale yan ng husto. Mm-hmm. Kaya nga sabi nung narinig ko kay Myron eh, meron siyang apat na level ng value. Yung una, yung gumagamit ng muscle. Yun yung first level. Which is hindi scalable yun. Talagang may ceiling yun. May limit yun, oo. Yung pangalawa, yung managerial, yung meron ka ng mga tao. Oo. At yung pangatlong level, yun yung gagamitin mo yung communication skills mo. At yung pang-apat, yung pinakamataas, yung isip mo gagamitin mo. Ngayon, sa atin, hindi natin alam pa yun ngayon. Hindi pa natin nai-implement ngayon yun eh. Mm-mm. Pero, nakikita naman natin, kaya nga ako, ang unang pumasok sa akin, social media talaga. Dapat i-focus natin sa pagko-content yung ano. Kasi hindi mo man madala yung, hindi mo madala yung produkto mo, pero hanap ka na ng customer direkta sa social media. Ang daming naghahanap ka. Kanina nga may nag-chat eh. Taga-hospital. Oh, diyan, taga-hospital lang ano. Sabi niya, ang tagal ko nang hindi nakuha kasi ngayon lang ulit kami nagbukas eh. Ibig sabihin, nakita niya yung mga post natin. Oo. Ewan ko sino sumagot nun, kung si Bart ba yun, sabi niya, sa basal mo buwate. Sabi, hindi, sa balsa mo. Balsa. Siguro morgue yun. Hindi ko lang alam ha. Ibig sabihin, oh, yung pag-i-skill, hindi yan sa result mo o sa physical mo. Mm-hmm. Talaga nag-uumpisa yan sa pag-iisip. Sa isip. Kung gusto mong mag-skill ang negosyo mo, umpisa mo sa pag-iisip. Kung gusto mong gumanda yung katawan mo, kung hindi ka healthy, oo. Hindi yan sa physical mo, nasa pag-iisip mo. Baka gusto mong maging healthy, kaya ka naman ang kaya ng mga bawal na pagkain. Di ba? Oo. Isip ka lang ng isip. Gusto mo maging healthy kasi akala mo gumanifest na ganun. Mm. Pero hindi mo naman, ano yun, hindi mo dinadala sa ano. Ayun nga yung sinasabi dyan na kwan, tawag nito, hindi habit ng subconscious mo. Tama. Diba? Kahit naman iniisip-isip mo yun eh. Kaya lang hindi naman siya habit ng subconscious mo. Baliwala. Baliwala. Diba? Kailan maging habit din. If energy is in a negative vibration, it must move into negative form. Science will tell you one of the first laws of energy is that energy is forever moving into form. And you know what religion calls this? They call it prayer. Prayer is the movement that takes place between spirit and form with and through an individual. Do you know most people are praying for what they don't want? They're talking about what they do want. They treat God as some cosmic bell captain that's just going to run because they spoke. But it's not the way they think. They wish positive and think negative. Nagwi-wish. Marami niyan eh, no? Mga taong ganyan. Dasal ng dasal sa Diyos eh. Nang mga dasal na positibo. Pero mga negatibo pag-iisip. Oo. Diba? Kasi halimbawa, hindi nila alam kung paano gamitin yung isip eh, no? Oo, oh, halimbawa niyan, sasabihin, Lord, sana bigyan mo kami ng biyaya. Pero sa isip niya, Lord, wag naman sanang marami kasi baka makalimutan kita. Eh, pwede ba yun? Eh, di nalilito na yung pag-iisip mo nun. Di ba? Pati yun, just nalilito kung ano ba talaga gusto mo. Kaya tuloy, ibibigay sa'yo kung ano yung hiniling mo talaga. Kung ano yung nasa isip mo, hindi kung ano yung dinasal mo. Kasi ang pakikinggan dyan at yung i-a-act ng enerhiya, kaya yung enerhiya na yun,
kapag inisip mo, enerhiya na yun eh. Mm. Meron na yung laman eh. Oo. Kailangan mo lang pababain yun subconsciously. Ngayon, kapag naramdaman mo yun, kahit pa napakaliit nun, automatic mo yung katawan, eh. I-act ng katawan mo yun. Kahit pa maliit yun eh. Ngayon, sasabihin mo, magdadasal ka, gusto mo ng biyaya, kasi gusto mong guminhawa buhay mo. Lord, sana bigyan mo kami ng ganito. Pero yung isip mo, dahil nga meron kang subconsciously na naitanim sa'yo na, kaya lang, hindi ka pwedeng yumaman. Kasi pag yumaman ka, baka ibigin mo yung salapi. Oo. May ganun eh, di ba? May ganun pang ano eh, subconscious na. May ganun subconsciously na biglang mag-automatic yun eh. Kaya ikaw naman, kahit humihingi ka ng biyayaan ka, dahil nga, yun ang subconscious mo. Subconscious mo naman na bawal dumami ang pera. Ang iyak mo, ang katawan mo, yung average lang na trabaho. Oo, yun lang na average na trabaho. Ngayon magtataka ka, ba't hindi ka dinidinig ng Diyos? Oo, hindi align. Hindi align. Yan ang sinasabi, hindi align ng conscious. Sa subconscious. If you're in a negative vibration, as John will show you tomorrow, the only thing you can attract to you is something negative. How do you change? Well, one good way is consciously pick the people you associate with. Pick with people who are winning. Go mix with them. Do what they do. And you're going to find that some of your family, some of your relatives, some of your friends, people that you love, are in a negative vibration. That doesn't mean you divorce yourself from them. Just don't go as often and don't stay as long. Makes good sense. I had a good friend of mine a number of years ago, Harold Brennan. He's still a good friend of mine. Kasi nga kung sino pa yung talagang malalapit sa'yo minsan, no? Yung pa yung talagang pinaka-negatibo. Oo. Isa sa mga technique para i-program mo yung success na gusto mong mangyari o goal o kung ano man yung pangarap mo na gusto mong mangyari, dun ka sumama sa mga taong merong ganong klase rin na pangarap. Oo. Yan yung natatandaan ko yung sabi ni ano Jim Rohn na, kung may kaibigan ka limang lasinggo, pang-anim ka na. Kung meron ka limang kaibigan ng mga chismosa, pang-anim ka na. Ikaw yung average ng limang sinasamahan mo. Ganun yung ibig sabihin dito ni ano. Kasi nga, hindi naman ma-attract ng mga positibong tao yung mga negatibong tao. Eh. Oo, hindi yan maghahalo, hindi parang tubig at langis yan. Eh. Hindi magsasama diba yan. Kapag ka nga tayo, nakarinig tayo ng mga, ang pinag-uusapan, mga tao na mga ugali ng mga tao. Buhay ng tao. Parang, buhay ng tao. Ayaw na nating sumagot sa mga ganun. Oo. Eh, no? Pwede naman na, halimbawa, nandun ka lang, gamitin mo yung conscious mo, di ba? Pwede mong hindi tanggapin yun. I-reject yun. I-reject. Yun na yung sinasabi, i-filter mo yung mga pinag-uusapan nila. At saka huwag kang sumama. Kung yun ang pinag-uusapan nila, edi umiwalay ka na dun. Oo. Pwede ka naman, halimbawa, sumaglit kang aalis. Ganun na. Oo. Kasi kung wala naman ang kabuluhan yung mga pinag-uusapan, negatibong enerhiya na yung nilalabas nila, ba't ka pasasama? Kasi hindi mo alam, subconsciously, kapag nakisama ka pa ron, hinahawaan ka na nila. Mm-mm. Tama yung sabi ng Biblia na ano eh, yung pakikipagkaibigan sa sanglibutan, nagiging kaaway ka ng Diyos. Oo, kaibigan pa lang yun ah. Oo. Hindi pa yun talaga yung kaisa. Kasi dun papunta yun eh. Dun na papunta yun, automatic na yun. Automatic. Walang pagsala. Harold one time said, if you don't want to catch fleas, you don't sleep with the dog. Not bad advice. Now, let's just change gears here a bit. You come up to a person and you say, hey, how are you today? You never hear a person say, oh, I am consciously aware that I'm in a negative vibration. I've never heard anybody say that. You know what you will hear people say? I don't feel that good. What do they mean? Well, we invented words to describe situations. Feeling is a word we invented to describe our conscious awareness of the vibration we're in. When a person says I don't feel very good, what they're saying is I'm consciously aware that I'm in a negative vibration. Now, because of their ignorance, and I mean that, unfortunately, we use the word ignorant more often than not. We should be using the word rude. Not everyone's rude, but everyone's ignorant. We just don't know some things. But because of their ignorance, they don't know
that they're causing themselves to feel bad. So they'll say, she really makes me mad. He really upset me. Oh, I'm glad you weren't there. Just made me sick. It can't make you sick. He can't make you angry. She can't upset you. You got to do it to yourself. Yun. Linaw, no? Liwanag dun eh. Ba, pwede mo talagang salain. Hindi yung kung ano man yung nararamdaman mo, hindi yan dahil dun sa... Nangyari. Dahil din yan sa'yo. Dahil tinanggap din yan dun sa perspective mo. Yun, sa perspective mo. Dahil din yun sa awareness mo at sa conscious mo. Mm-mm. Na ayun ang tingin mo sa nangyayari. Oo. Kaya ka nagagalit. Pero hindi ka naman dapat magalit eh. Kung iintindihin mo yung sinasabi ng tao, hindi ka maaapektuhan nun eh. Totoo yan. Kasi kung may sinasabi man yung isang tao na yon, unang-una hindi niya yun sa'yo sinasabi. Alam mo kanino yung sinasabi yun? Sa kanino? Sarili niya. Oo, oh, naalala ko tuloy yung pinag-uusapan natin kanina, no? Sa sarili niya yung sinasabi. Kaya nga, saan ba nang gagaling yung salita? Diba sa puso? Sa puso. Sa isip, sa consciousness, bababa sa subconsciousness at yun yung sasabihin. Lalabas sa bibig. Kaya kung meron mang taong nagsasalita dyan na akala mo sa'yo, hindi talaga sa'yo yun. Sinasabi niya yun kasi kung ano yung nasa isip niya. Oo. Ngayon, naririnig mo lang, akala mo ikaw yun kasi ang sinasabi niyang word, ikaw. Ikaw. Pero subconsciously, sa kanya talaga yun. Sa kanya yun. Kasi kaya yun tama yung payo nung ano yun, nung ibang, tawag nito, ibang professor eh. Oh. About sa, yun nga, sa mga galit na ganyan. Oo, no? Tama. Yan, sinabi mo na, yung galit para siyang regalo. Oo. Ngayon, ang gift na yun, galing yun dun sa nagagalit, di ba? Oo. Pagka ibibigay niya sa'yo, tatanggapin mo ba? Kapag galit, hindi ko... Siyempre, hindi mo tatanggapin. Oo. Ngayon, yung regalong yun, saan mapupunta yun ang tanong kapag hindi mo tinanggap? Oo, di ba? Babalik yun dun sa kanya. Kapag hindi mo tinanggap. Ngayon, kapag tinanggap mo yun, dalawa na kayo. Nahawa ka na. Nahawa ka na. Yan yung sinasabi ni Bob Proctor dyan na ano. Paggamit ng isip talaga, no? Na walang pwedeng makagalit sa'yo, walang pwedeng makagalaw sa'yo, maliban ng ikaw muna yung gumalaw sa sarili mo. Oo, tama. Matrigger ka doon sa mga ganong enerhiya. Kaya ngayon, pag meron tayong mga kwan, eh, hindi na tayo masyado nagre-react talaga eh. No? Hindi wala. Kagaya dati eh. Galit agad eh. Ngayon, automatic kasi yun. Oo, automatic. Oo, yun na nakaprogram sa atin dati. Automatic yun. Ako rin ganun din, di ba? Pero nung malaman natin yan na, uy, teka, merong filter na magsasabi sa'yo, teka, ano pang dapat kong gawin dito? Dapat ba ako ano bang dapat i-react ko? Kaya ngayon mga psychologists ang ano nila, recommended nila sa mga tao na magagalitin bago sila mag-react dun sa ano, sa sinasabihan nila na magbilang muna ng 5 segundo. Maiksi pa nga yata yun eh, dapat yata mga 1 minuto eh. Oo, kailangan magbilang muna sila. Yun ang rule nila. Oo, magbilang muna sila bago yun sila mag-react. Oo. Kasi nakaka-delay ng galit yun eh. Tama. Ang galit kasi, subconsciously, yun nga, automatic. Hindi na yun nag-iisip. Agad, misan nga, hindi pa tapos yung ano eh. Adon eh, di ba? Oo. Hindi mo pa nga narinig yung buong istorya. Baka one word pa lang ng istorya. Paano naman namin gagawin yun? Eh, subconsciously na nga. Di ba? Yung mga tanong nila. Oo. Kaya nga dapat pag-aralan nyo maging aware sa subconscious nyo. Practicing yung magbilang ng 5 segundo. Hindi nyo naman magagawa yun agad-agad eh, di ba? Pansinin mo yung mga, yung natatanda mo yun, yung nag-viral na magnanay na kumanta ng ano. I don't care. Oo. Diba? Yung pinatay? Yung binaril. Oo, yung binaril. Oo, bakit? Kasi subconsciously na yun ng pulis eh. Mm-mm. Hindi na ginamit yung isip. Subconsciously niya na lang kinalabit yung baril. Kinalabit yung gatilyo niya. Nung marinig niya yung ganong ano. Ngayon, sino may kasalanan? Parehong may kasalanan yun kasi parehong negatibo yung nag-encounter eh. Pareho silang may mali. Oo, parehong negatibo yun. Eh ngayon, pareho ng patay. Patay na rin yung pumatay sa magnanay. Yung pulis. Ah, yung pulis, patay na din? Oo, patay na rin. Tingnan mo. yun yung naging epekto naman ng negatibo dun sa katawan niya. Tama. Diba? Yun yung sinasabi ni Bob Proctor na magmamanifest sa katawan natin. Hindi niya matanggap yun na ba't niya kaya, siguro ang iniisip niya gabi-gabi, araw-araw. Yun. Ba't niya kinalabit yung katibo niya? Kasi magtataka ka, ang ganda naman ng katawan ng pulis eh. Oo. Diba?
malusog naman nung bago niya patayin yung kwan eh. Maganda na. Pero dahil nga yun, sa gabi-gabi sigurong pagsisisi, pag... Oo. Mas ginusto niya nang mamatay. Yun. Mas ginusto niya nang mamatay kaysa mag-isip. Yan talaga eh. 95% nga daw eh. 95%. Pero kung halimbawa, alam niya to yung mga ganitong bagay, nalaman niya, well, sabi natin nakapatay na siya, di ba? Mm. Tapos napanood niya yung ganitong palabas kay Bob Proctor. Ano eh, mababago niya yung isip niya, no? Oo. Kayang-kaya. Di ba? Unang-una maging isip nun ay hindi ako yun. Yun yung dating ako. Tara. Di ba? Diyan na matitigil yung pagsisisi sa sarili. Kasi yan rin yung sinasabi ng iba na huwag mong masyadong sisihin yung sarili mo. Kaya pala totoo pala yun kasi nga napakasama sa katawan nun. Nagdudulot ng sandamukal na depression at stress yun. Stress sa katawan hanggang magkasakit ka. Yun na rin ang nangyari dahil baka nga hatol na rin ng Diyos sa kanya yan. Yun, oo. Yun talagang hinatol ng Diyos. Yun ang paraan ng Diyos yun. Oo. Para hatulan siya. Boy, that's a heavy load, isn't it? I am responsible for how I feel. And you haven't got anything to do with it? No one. You guys say, hell, I don't want to play that game. Fine, lose. You see, it's like Wayne Dyer said, if you think other people are the cause of your problem, you're going to have to send the rest of the world to the psychiatrist for you to get better. Now, you know how successful you're going to be trying to pull a deal like that off. Let's become aware when we're not feeling good, when we're not doing the things that give us the results we want, we are emotionally involved with a destructive concept that we put in here ourselves. Let's consciously and deliberately build a positive idea, get emotionally involved with a positive idea, and simultaneously we move into a positive vibration, everything changes. That takes some mental strength. How do you develop? I'll tell you exactly how to develop it. Sit and watch the tape that you're watching every day for a month. Every day for a month. Yan. Oh, yun ang sikreto eh, no? Panoorin mo ito. Kasi nga, kailangan mong programin talaga yung utak mo. Araw-araw, minuminuto, pag wala kang ginagawa at libre yung isip mo mag-isip, kailangan kang mag-consume ng mga ganitong kaya kayo, panoorin nyo itong video namin na to. Sa umpisa, napaka-boring talaga. Boring talaga. Pero, makatatlo ka, makalima kang panonood, sinasabi ko sa'yo, iba na yung tingin mo sa mga ganitong klase ng edukasyon. Magiging iba yung tingin mo sa mundo. Ang pagka-program sa atin, ayaw natin talaga ng mga ganitong klase ng content. Kahit kami. Oo, kahit kami. Kaya lang, para ka nag-exercise sa umpisa mahirap, pilitin mong manood. Kahit ayaw mo, kahit itong pinakamaganda, patutulog ka na. Oo. Isaksak mo sa tenga mo. Kasi wala ka naman ang gagawin eh. Matutulog ka na eh. Tama. Kasi kahit tulog ka, naririnig yan ng subconscious mo. Kasi palaging gising yan. Tsaka alam mo ba, kung bakit, para sa akin personally, kung bakit gusto ko itong gawin, yung mga ganitong ano. Kasi ano eh, konti lang gumagawa nito eh. Yun. Tama. Diba? Yun ang isa sa mga bagay kung bakit gusto kong gawin tong bagay na to. At Iilan lang gumagawa nito at kayang gumawa. Yun. Ngayon, yung resulta ng mga gumagawa nito, nakita ko na eh. Tama. Bakit ko gagayaan yung resulta ng mga typical na yung ginagawa? Yung majority. Yun, yung resulta ng majority na karamihan. Bakit ko gagawa yung ginagawa nilang magbabad sa TV, magbabad sa TikTok, diba? Magbabad sa Netflix. Manood ng mga Korean novela. Diba? Bakit ko gagawin yun? Yung resulta na meron sila, average. Ngayon, kung gusto mong lumevel up yung resulta mo, ibahin mo yung ginagawa mo, ibahin mo yung i-consume mo. Ibahin mo yung pinakikinggan mo araw-araw. Mm-hmm. Ngayon, mapapansin mo, kaya nga yung mga totoong successful na tao, ilang porsyento lang. Kasi ilang porsyento lang naman yung gumagawa ng ganito eh. Ang ano nga nila, 1% lang eh. Oo, di ba? 1% society. Ang sarap mapasama dun. Yun ang dahilan bakit ako gumagawa ng ganito. Yun. Isa sa mga dahilan. Kaya kung napapakinggan mo man to, at hindi mo pa kayang gawin, pakinggan mo muna. Oo, pakinggan mo lang. Kasi doon nag-uumpisa yung programming eh. Yung sinasabi nilang brainwashing, totoo yun eh. Oo. Ngayon, ang problema lang, saan mo gusto magpa-brainwash? Oo. Yung brainwash sa mga na, distraction ba? Na alam mo naman kung ano yung resulta ng mga yun, yung 99% na yun, o yung sa 1% na na-brainwash ng mga ganitong klase ng edukasyon. Kailangan mo lang mamili. At kapag nakapili ka, kung ito ang napili mo, ang una mong gagawin, makinig ka, mag-consume ka, ulit-ulitin mo.
Hindi lang isang daang beses, mas marami pang beses. Kasi yung mga successful na tao, yung sila Warren Buffett, hanggang ngayon nagbabasa pa rin ng libro yun. Oo. Sobrang successful na nun. Pero ba't nagbabasa pa rin sila ng libro? Kasi alam nila na sa tuwing nagbabasa sila ng libro, lalo pang nagle-level up yung ano. Alam nila na walang katapusan ng paglago. Oo. Walang katapusan ng pagkatuto. At doon sa pagkatuto na yun, habang natututo sila, doon sila lalong na-excite na ano pa kaya yung matututunan ko, ano pa kaya yung malalaman. Galing nga, no? Yung nagiging dopamine ano? Nila eh. Para ding kung sa mga ano naman, sa majority naman, ang dopamine naman yun, mga panonood ng TV, gusto ng mga bad dopamine, oo. Kasi ang tao, ano eh, parang ano yan eh, sa totoo lang, dapat nga parang puno yan eh. Ang tao. Yun, tama. Diba? Habang lumalalim yung ugat natin. Lalong lumalaki, tumataas. Lalong lumalaki, tumataas dapat. Lumalago. Eh kaya lang huminto nga yung ano eh, evolution eh, di ba? Huminto yung development. Huminto yung development. Ang puno, hindi yan ano eh. Hanggat hindi mo pinapatay yan eh, di ba? Buhay, oo. Hanggat hindi mo pinapatay yan, lumalaki ng gusto yan eh. Hindi yan nagre-reklamo na ay tama na to. Oo, tama. Totoo yan. Hindi tama yun na to. Ano, hindi yun nakukontento eh. Hanggat meron yung maanohang ugat, oo, patuloy hanggat yun na lumalaki. Kasi alam niya na kapag lumaki siya, yung bunga niya napakarami. Maraming mag bebenepisyo. Yun, oo. Kaya dapat maging ganun tayo. Dapat ganun din tayo mag-isip. Say, well, I don't have to watch it every day for a month. No, you don't. You only have to until you want to, and then you don't have to any longer. It's that simple. But I'll tell you this, you hear it over and over and over and over and over and over and over again, and one day, bang, something's going to happen inside, yun. And you're going to realize when you say that she upset me, that she didn't do it at all. Yan. Ganda nun, eh, no? Diba? Kasi ako ganyan nangyari sa akin eh, siguro. Kakapanood ko ng ganyan. Oh. Yung mga dating ginagawa ko, hindi ko na ginagawa ngayon. Yung mga dating inire-react ko, hindi na ako nagre-react sa ganun. Oh. Madali ka magalit, hindi na. Kahit pa kayo magmura dyan eh. Kaya nga. Bahala ka dyan. Basta ako, alam ko kung ano yung nararamdaman ko. Oo. At kung negatibo man yung binibigay mo sa aking pakiramdam, hindi ko yung tatanggapin. Oo. Hindi ka magpapa-apekto. Oo. Tama yung sabi nilang, ano eh, trabaho lang, walang personal. Totoo yun eh, no? Oo. Sige, ayos lang. Kaya pa na yung mga politiko talaga. Hindi pala emosyonal dapat. Huwag ang emosyonal. Grabe, mga pero yung emosyonal kasi, magagamit mo yun sa pagkilos mo eh. Yung emosyon. Kailangan din mo siya magamit eh. Sa pagkilos mo ng sang-ayon dun sa goal mo. Hindi dun sa ayaw mo. Gagamitin mo siya para doon sa resulta mo. Oo. Para makuha mo yung resulta mo. Kung ano yung nasa kasi consciousness. Kasi kung limbawa, hindi mo dinadama kung ano man yung pwede mong madama o maranasan, di ba? Kailangan kasi yan, di ba? Ano mo, damhin mo muna. Oo, kailangan maramdaman mo. Doon mo gagamitin yung emosyon. Tama. You did it. And you know what you're gonna do that day? Change it. And you'll never again go through life thinking other people upset you. And if periodically you let somebody else stick a negative idea in your subconscious mind, you can instantly correct your direction. Yo. Because at least you know where the problem lies. Diba? Yan na nga yun. Kapag meron ka ng ano, kapag alam mo na yung image ng isip mo, May awareness ka na. At pag may awareness ka na, although nagre-react ka pa rin, pero maaano mo na, pwede mo na siyang i-correct. Oh. Hanggang hanggang sa mawala na talaga. Yun, totoo yun. Hanggang maging habit mo na. Yun, kasi automatic rin yun eh. Oo. Kung babalik ta rin mo yung result nun, automatic rin yung magiging ano. Kaya nga kung gusto mong yumaman, automatic din yung pagyaman mo eh. Automatic din yung result na makikita mo. Magtataka ka na lang minsan eh. Kapag binalikan mo yung 1 year mo, ay, ganito lang kinikita ko na isang taon, ba't ganito na ngayon? Di ba? Kasi nga, iba na yung, ano, iba na yung ginagawa ng katawan mo. Iba na. Yun na yung iba result. Iba na yung iniisip mo eh. Kaya nung, di ba yung umpisa ng video na yun, yung si Bob Proctor, 4,000 yung kinikita niya, may utang siya 6,000. Nung malaman niya yung ganitong ano eh, isang taon lang eh. 175,000. Grabe. Di ba? Kahit ako, naramdaman ko yan, di ba? Saksi ka naman. Ikaw, saksi rin naman ako sa nangyari sa'yo. Oo, grabe. Kaya excited talaga yung mga susunod pang mga taon. Taon ng ano, ang pinoproject ko para makita yon, hindi buwan, hindi ano, hindi, taon. Hindi. Taon talaga. Oo. Na-excite nga ako eh, kasi mas na-excite pa nga ako nga
sa mangyayari sa atin sa loob ng 3 taon kaysa noon na mangyayari sa atin sa kinabukasan. Iba yung excitement eh. Iba, iba. Kung sa kan long term yung excitement. Oo. Dati kasi ganun nung... talaga dapat mag-isip. Oo. Nung kasagsagan ng ano sa YouTube, na-excite kami yan, ano bang pwede natin gawin kinabukasan? Doon hanggang doon lang yung excitement namin eh. No? Hanggang sa hanggang ano lang, isang linggo lang. Hindi namin naisip noon yung magiging ano kami pagkatapos ng... Yung preparation pa. Yun, oo. Yun ang wala kami noon. Hindi kami nakapag-prepare. Kung ano ba ang magiging, kung ano ba yung gusto namin pagkalipas ng 5 taon. Kaya ngayon, ito, alam na namin, no, mayroon na kaming direktiba kung ano yung nasa isip namin pagkatapos ng 5 taon, kung ano yung gusto namin. At susundan lang namin yung plano namin na yun. Nagaya itong pagpapodcast. Mm-hmm. Sige. Kada Sabado. Yan. Tuloy-tuloy lang to hanggang sa makita namin yung resulta na gusto namin makita. Kasi mga bagay na hindi mo naman control, kagaya ng pagdami ng views, hindi mo yun control, hindi natin control yan. Mm-hmm. Pero yung araw-araw na gagawin mo yung isang bagay na maging habit mo, yun yung kontrolado natin. Oo. Kaya ginagawa rin naman natin to dahil sa sarili natin. Sa pagde-develop natin. Isa to sa mga programming na ginagawa namin sa sarili namin. Nanonood kami magkasabay. Para yung makapanood nito, magbenepisyo din doon sa content. Oo. Na ikukonsume nila. Kasi sa totoo lang, ano, mga brothers, yung video na pinapanood namin na to, wala to sa ano eh. Wala kaming napapanood na ganito. Sa Tagalog ah, walang ganitong video na ganito kalinaw ang pagpapaliwanag. Oo. Iba kasi ang about ano, sa personal iba development. Iba kasi ang wika ng English sa Tagalog eh. Mm-mm. Ang English talaga business language eh. Kaya mas madali siyang maintindihan kung tutusin. Pero kung halimbawa niyan, pag-uusapan mo yung kung ano yung naranasan natin, doon mo siya maiko-connect sa ganitong klase ng mga seminar. Mm-mm. Tuloy natin. Is that basic? Yeah, I think it is. I think it is. Now follow me closely here. The ideas that you impress upon your subconscious mind over and over and over and over and over again ultimately become fixed in there. You see, what you're doing when you build these ideas that we're discussing now, what you're doing is building brain cells. Every time you think about that idea, you're giving those brain cells more strength. And in a relatively short period of time, Dr. Maxwell Maltz, the great author of the phenomenal bestseller, Psycho-Cybernetics, he pointed out that in approximately 21 days of doing this with an idea, that idea will become fixed in your mind. Then it's more commonly referred to as habit. A habit. Pagka pinanood mo to ng paulit-ulit, araw-araw, gabi-gabi, panoorin mo ng panoorin, yung mga ganitong klase ng idea, magiging habit mo na yan. Hindi mo napapansin kasi subconsciously, ma-apply mo na pala sa sarili mo. Doon ka magtataka, eh, teka, hindi ko to ginagawa dati. Ba't nagagawa ko na ngayon? Kasi nag-umpisa yun sa panunood mo, saka sa pakikinig mo. Ano yung time frame? 21 days? Oo, 21 days. Yun ang ano, sabi na ni Dr. Naalala ko tuloy yung sinasabi niya. Huwag niyong gagawing challenge to ha. Although narinig niyong 21 days, gagawa ko yung challenge. Hindi kasi pwede yun eh. Hindi mo pwedeng gawing challenge yung personal development. Maraming nagagawa niyan, kagaya ng push-up challenge, 100 days. Ibig sabihin kasi ng mga ganyan challenge, mayroong limitasyon. Ah, pero maganda rin naman yung challenge. At least nagagawa nila. Kaya lang, ang inaano kasi nun, ang nasa subconscious mo, kapag nagawa mo na yun, sa subconsciously, uy, tapos na ako sa challenge ko. General, meron siguro iba na kapag pumasok na sa subconscious nila, tumatak na talaga na, nakasanayan na talaga nila. Okay na. Oo. Ang magandang gawin doon. Kaya lang kasi kung yung mga challenge nila, mga 3 days lang, mga 4 days, hindi yung totoong change.
challenge lang yun. Pero maganda yun kasi ang unang sinabi nga dyan, ang unang i-goal mo, halimbawa, may gusto kang gawin, isusulat mo yun. Oo. Lahat ng gusto mong gawin, may dalawang klase kasi yan, long term tsaka short term. Yung long term, yun yung mga pangmatagalan na goal na gusto mong ma-achieve. Oo. Ngayon, hindi mo naman agad-agad ma-achieve yun eh. Kailangan mong hatiin unahin yun mo sa maliliit yung... na ano. Para yung maliliit na yun, yun ang gagawin mo araw-araw. Mm-mm. Yun na yung sinasabi na ano, small success. Oo. Diba? Small step, parang ganun. Yun, oo. Parang one step at a time, ganun. Oo. Yung maliliit na hakbang, pag naipon yun, malaki yun. Malayo oo. Ang mararating nun. Mm-mm. Ganun din yung habit. Isang habit lang baguhin mo, halimbawa. Palaki ng ano, gym. Hindi, ito na lang. Halimbawa sa panonood na lang. Mm-mm. Yung habit mo ng panonood. Huwag ka nang manood ng ibang klaseng mga content na hindi naman makakatulong sa'yo. Yung ganitong klase lang na content panoorin mo araw-araw, ang laki ng pagbabago. Lahat halos ng habit mong dati, wow, mababaliktad. 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 Yun yung ano eh, kay Bob Proctor na sinabi niya na yung hipag niya yata yun. Hipag niya, oh, parang kakilala niya. Isang habit lang rin ang pinalitan niya, yung parang hindi siya nagre-react sa mga tao. Yun lang, nagbago rin lahat ang ano niya. Oo. Kasi once na may magbago sa yung habit na isa, itadami may domino niya, effect, eh, no? Oo, domino effect. Tama, domino effect. Itadami niya lahat yun kasi magkakarugtong lang naman ang katawan mo at saka isip mo. Oo. Eh. Yun nga yung ikikwento ko sana na ano, yung body, hindi naman siya bodybuilder, pero nag-ano siya ng, ano, ng nag-gym siya. Oo. Malaki daw yung naging epekto nun. Yun lang, dun niya sinimulan. Dun niya sinimulan, oo. Dun niya sinimulan sa pagpapaganda ng katawan. Oo. Ngayon, nung nagkaroon siya, sinimulan niya yun, gumanda daw yung cycle ng ano niya, ng oo, syempre, dugo. Lulusog siya nun. Oo, lulusog siya. Pati nagiging aware na siya sa mga kinakain niya. Tapos, nagkakaroon siya ng lakas. Nang sapat na lakas para pumasok sa trabaho, tapos maging, ano yan, sabi niya doon, makapagtrabaho daw siya ng maayos. Basta, tuloy-tuloy daw eh, yun lang. Yun lang ang inano niya. Tuloy-tuloy na yun, baka nga negosyante na ngayon yun. Negosyante na, marami na siyang negosyo. Isang habit lang babaguhin natin. Lahat mag-aapektuhan. Ang ano nga yan, hindi lang ikaw maaapektuhan, makaka-apekto ka pa sa... Oo. Sa mga pamilya mo, magtataka sa'yo yan, diba? Itong si ano dati, pag inaano ko yung nagagalit agad, ngayon hindi na. Oo. Maapektuhan din sila. Tapos halimbawa, ito hindi na nakikisali sa atin pag nag-uusap tayo ng mga chismisan. Oo. Diba? Hanggang sila rin, parang hindi yata yun maganda yung ginagawa natin, ha? Si ultimo sila mismo, may isip nila. Kung ganong kalakas yung enerhiya na ibubuga ng katawan mo na oo. Positibo, madadamay mo rin yung mga nasa malalapit. A habit is an idea that's fixed in our subconscious mind, requires absolutely no conscious thought any longer, because it's tacked on. Do you know you drive your car through ideas that are fixed in your mind? When you first started to drive, you were all hands and legs. Every bit of conscious attention was on what you're doing. Same as when you first learned to get dressed. You ever watch a little child trying to learn how to tie its shoe? Totally awkward. Now we get dressed without giving it any thought. We may think of what we're going to wear, but not how we're going to get it on. We see an adult trying to pull their pants on over their head, but it's not uncommon to watch a little child try and do that. You never see an adult trying to put their foot in the sleeve of their shirt, but it's not uncommon to see a little child trying to do that. But when the little child gets the ideas fixed in their mind, they never try and do that again, and they just automatically get dressed. If you would consciously observe some of the things you do in any given day, just consciously stop and watch your own behavior. Listen to your thoughts. You're going to find that many of the things you do are done through habit. See, when I was a little boy, my teachers used to say, Bob, why are you doing that? And I'd say, I don't know. No. This is the intellectual mind. You can store a lot of information there. But this is the conditioned mind. You see, thousands and thousands of habits form something called conditioning. And I was automatically doing things I didn't want to do. I was doing something wrong. It was giving me results I didn't want. And they'd say, why are you doing that? And I say, I don't know. They say, what do you mean you don't know? You know. Say, I know. Well, why are you doing it? I don't know. I remember I joined the Navy. My commanding officer would say, Proctor,
Why are you doing that? I'd say, I don't know, sir. What do you mean you don't know? You know. I know. Why are you doing it? I don't know. I don't know. Then I got out of the Navy and I went to work, and the boss would say, Bob, why are you doing that? I'd say, I don't know. I'd say, what do you know? What do you mean? You know how to do better. I know. Why don't you do it? I don't know. Then I get married, my wife say, why are you doing that? I say, never mind. It's amazing how bold you get at times. I got to hate the word why. I didn't know why I was doing things that I didn't want to do, giving me results I didn't want to get. I didn't know how my mind operated. I didn't know I had all those ideas fixed in there. And I'll tell you something else I didn't know. I didn't know how to change it. I did not know how to change it. Yun pala yun. Why'd I have a poor attitude? Because I had so many negative ideas fixed in here. And you see, it's what's in here that controls the vibration. And conscious awareness of the vibration is called feeling. And I never felt very good. Sometimes I felt lower than others. You'll see people that are totally depressed. You know what depression is? Depression is anger turned inwards. They get angry at someone else and they suppress it. They pack it into their subconscious until it all becomes fixed. And they stay in a terrible vibration. Why do you think people get ill? Do you think disease is a normal vibration for a body to be in? Not at all. Ignorance is the cause of disease. Matindi, no? Oo. Oh, punta na siya sa ano eh. Yung pumasok sa yung negative na pag-iisip. At, negative vibration. Oo. Oh, pag pumasok yun sa subconscious mo, yung emotional mind, magkakaroon yun ng karamdaman. Ignorance nga tawag niya dun eh, no? Oh, ignorance kamangmangan of disease. Yung hindi mo pagkaalam ng bagay kung bakit ka nagkakaroon ng sakit. Yun ang delikado. Maraming nagkakasakit, hindi nila alam kung bakit sila nagkakasakit. Oo. Kung saan galing. Kung saan galing. Na pag tinanong mo yung mga tao, ba't ka may sakit? Ang turo nila palabas. Eh. Ay, kasi ganito yung kinakain ko eh. Ay, kasi yung ganun eh. Kasi yung, si ano, hinawaan ako. Yung, oo. Diba? Kung sino-sinong ituturo nila, yun nga yung blame game. Mm-mm. Pero ang totoo, yun pala, nanggagaling talaga yan sa pumapasok sa isip sa natin. Sa isip. Sige, tuloy natin. We're told to know the truth that set us free. There's only one thing to be set free from, my friend, and that's ignorance. Now, I want you to stop and think of just how you behave. I want you to stop and think of some of the things that you could do that would improve the quality of your life just like that. Every one of us know how to do things better than we're doing. Our problem has been we don't know why we're not doing them. See, you know that when you leave home, if you go over and say, you know, honey, I really love you, and give him a little hug and kiss, you feel better when you leave. You also know when you go out and slam the door that you feel bad for a long time after, and so do the people that you slammed the door on. We know, but sometimes we still slam the door. Do you know if that's the only thing you changed? If that was the only habit you changed, the quality of that relationship would improve. Yeah. I have watched salespeople multiply their effectiveness just by forming a habit of being like this at 9 a.m. in the morning. This is called personal contact, and it's the key to success. Didn't you know? Simple lang. Some people are not in front of a prospect until noon. You'll never get up at the crack of noon and win. At least if you can, I'd like you to tell me about it. The rest of this program is built around that basic concept and this basic concept here. But understand this, you've got the mental faculties, you've certainly got the power. The power's always with you. It's always flowing to and through you. It's just a matter of learning how to direct it. And in learning how to direct it, happiness, health, and prosperity will manifest in your life, and they should, because that's your birthright. And there isn't one person in this room, one person in your life that is even that much better than you. We're all the same. The difference is in our results. Change your results by changing our mind. It's so basic and so simple.
Talagang pinaliwanag dito ng gusto ni Bob Proctor. Na yung pagbabago talaga nag-uumpisa sa isip. At magagawa mo lang yun, syempre, unang-unang step. Kailangan malaman mo kung ano yung itsura o yung image ng isip na meron tayo. Oo, para doon ka mag-workout. Doon ka mag-uumpisa mag-workout. Kasi kung wala kang kaalam-alam kung paano mo i-workout yung isip mo, paano mo siya i-workout? Oo, may sistema kasi doon eh, di ba? So hanggang dyan na lang muna, no? Siguro, ang dami na natin natutunan. Ewan ko lang sigurado, part 2 o part 5. Ang haba eh. Baka abutin to ng part, ilan na ba yung na-upload? Part 2? O, kanina na. Abutin to ng mga part 5 siguro. Sagutin mo na yung sinasabi niya, ano? Diba to? San sa Biblia yung dasal? Ay, oo, yung dasal. Meron akong nakita doon, may nag-comment eh. Si ano, sino ba yung nag-comment doon? Ay, uy, shoutout pala again kay Chris Lagi, ha? Uy, meron, teka lang, gusto ko muna i-shoutout yung mga nag-comment. Shoutout na lang muna natin to, oh. Ayan, shoutout kay Reyna R, ayan. Kay Ken Covers. Hindi si Ken eh. Oo, kilala mo si Ken. Nag-comment dito eh. What the heck? Yeah, kay Maria Roan, shout out. Kay Chris Lagi, shout out din. Ayun oh, ito may nag-comment, si Justice Pablo pala. Oh, meron siyang sitas na nilagay. Ay, salamat. Ito daw, pantaboy sa Diablo. Oh, sige yan pala eh, sinagot na eh. Sinagot nga eh. Sige. Oy Chris, ito oh, sinagot ni Justice Pablo, sabi niya oh, nakalagay dito sa Lucas. Kapitulo 10, versikulo 17. Juan 1, ayan. Talata 11 at talata 12. Yan, sabi dito, tanggapin mo ang Diyos na buhay. Yan, lalayo ang Diablo, magiging anak ka ng Diyos na buhay. Sabi sa Juan, Kapitulo 1, versikulo 13. Yan, amen, purihin ang Diyos na buhay. Yan, sabi ni Apostol Pablo. Basahin natin yung Lucas 10:17. Yan, sabi dito, mga kapatid ko, ayan, at nagsipagbalik ang 70 na may kagalakan na nangagsasabi, Panginoon, pati ang mga demonyo ay nagsisisuko sa amin sa iyong pangalan. Teka lang. Sumuko eh. Hindi lang basta tinaboy. Sumuko pa. Para mga kriminal na ano eh. Na tao nila sabagay, magpahuli. Pag sumuko yan eh. Pwede mo na. Hindi lang basta tinaboy eh. No? Talagang... Oo, pinasuko talaga yung mga demonyo. Kung saan huli mo na eh. Diba? Huli mo na yung demonyo eh. Eh kasi pag tinaboy mo pa, kung saan-saan pa mapupunta yan. Oo, baka mamaya eh. Lalo pang maparami. Dapat talaga huli mo na para makulong. Ayan ah. Ito na yung sagot, Chris Lagi. Ayan o. Oh. Hindi, ano hindi ang ito? Tanong niya kasi, may dasal daw ba? Oo, ano yung dasal? Yan, talaga to si Justice Pablo eh. Hindi, madasal yan eh. Kumbaga ano na yan eh, tawag digmaan na yan eh. Oh. Pero nyata ng digmaan kaya hinuli. Ito, basahin natin yun. Sa Mateo, Mateo 6:9. Oh. Basahin mo na lang, Chris. Diretso mo lang yun. Yan yung panalangin talaga na binigay ng Diyos. Sa, ano, sa screen. O oh, yan. Ayan, basahin nyo na lang dyan. Andyan yung ano, panalangin na pantaboy ng Diablo. Yan. Oh, hindi lang to pantaboy ng Diablo. Pangalis din to ng mga sakit. Diba? Oo. Kung gusto nyong mabiyayaan kayo, pwedeng-pwede din to. Kompleto tong dasal na to eh, na nakasulat sa Biblia. Tama. Kaya lang, turo ni Ama, pagkatapos daw dasalin to, meron yung sinasabi sa Batangas yung pahiling. Meron ba kayo dyan pahiling? Humiling din kayo, diba? Oo. Ihiling nyo yung mga... Kailangan kasi, kagaya nga nung pinapakinggan natin, diba? Kailangan daw, ano yun? Precise. Oo. Yung gusto nyong... Ano yun? Ano yun nga, precise. Kailangan meron kang target eh. Yun, oo. Kasi kung hihingi ka na wala kang target, halimbawa gusto mong magkaroon ng pera, bibigyan ka talaga ng pera. Halimbawa, nakapulot ka ng 10, yun, oh, di yun na. Diba? Tama nga yung sinasabi nila no, na nagdadasal yung mga tao, akala hindi binibigyan. Yun, oo. Dalawa lang naman yan eh. Kapag ka binigay sa'yo, ibig sabihin, para sa'yo, pero... Humihindi rin kasi ang Diyos. Oo. Oh. Ibig sabihin nun, yun sabing, God's no is not a... Ano pero ang totoo niyan, humihingi ka talaga, binibigay yan sa'yo. Doon ako, meron naniniwala yun. Ako doon, na kung ano man ang hingin mo, ibibigay sa'yo. Yun. Tingnan mo yung resulta mo, yun yung ibinigay sa'yo. Ngayon, kung hindi ka makapaniwala dyan sa resulta mo, na yan yung ibinigay sa'yo ng Diyos, nalilito ka.
Ibig sabihin. Tama. Diba hindi pinag-usapan natin kanina mo at subconscious mo. Kasi hindi pwedeng sumala eh. Hindi pwedeng sumala ang Biblia, hindi pwedeng sumala ang katotohanan na ano man ang hiling mo. Ano man ang resulta mo. Ano man ang hilingin mo, ibibigay sa'yo sa pamamagitan ng resulta mo. Yun. Magkakaresulta yun eh. Ngayon nasa sa'yo na kung paano mo yun panghahawakan. Kasi baka minsan akala mo yung resulta mo masama. Kasi yun ang tingin mo. Kasi yun ngayon na, yun yung tingin mo eh. Yun tama. Yun yung awareness mo eh. Kaya ngayon, dapat. Yung resulta mo naman kasi ngayon, kung hindi ka pa kontento, ang dapat natin gawin, baguhin natin yung mindset. Oo. Yung papaano tayo, yung way of thinking natin. Kung inaakala mo nalalago ka pa, at nag-iisip ka nalalago ka, saan kailangan mo magbago. Kasi, sabi nga eh, ang paglago, kaakibat yan ng pagbabago. Hindi ka naman pwedeng lumago na ayun ka pa rin eh. Oo. Hindi ka naman pwedeng lumaki nang hindi ka nagbago eh. Hindi pwedeng yung resulta mo eh magbago pero yung way of, yung pamamaraan mo hindi mo binago. Yung way of thinking mo. Oo, yun. Eh. So yun, hanggang dito na lang mga ka-brothers. Maraming salamat sa pagsama ulit sa amin. Grabe ang haba ng episode na to ha. Oo, kasi talagang full pack naman to eh. Oo. Jump. Ngayon, kung gusto nyo halimbawa eh, nakasagap kayo ng positive vibration dito, yung positive frequency, yung tinatawag nga ni Bob Proctor na energy. At gusto nyo rin na yung mga kaibigan nyo, mga friends nyo, eh, makapanood din ng mga ganitong palabas, eh, baka naman pwede nyo i-share yan. Oo, oh, tsaka mag-like na rin kayo, baka hindi pa kayo nakalike eh. Oo, oh, nood kayo ng nood, baka hindi pa kayo nakalike ha. Ang haba ng pinanood nyo, hindi kayo nag-like, grabe naman to mga to. Huwag naman ganun. So hanggang sa muli, sana maraming salamat mga ka-brothers. Thank you so much, adios.